Okay po. Hello po ulit sa inyo lahat. Ngayon po, dadagdagan po natin yung ating activity about H5P. So ngayon, may sample po ako dito ng H5P natin. Ano po? So itong sample po natin ito, ito po yung ating kind ng H5P. Ito po yung image. Ano po? Button. Na pagtitingnan po natin sa ating H5P, image hotspot po ito. Yung image hotspot. Ito po ay isang sample lang para makita po natin yung gagawin natin. Pwede maging output. Kung makikita nyo, meron tayong image dito. Then, pwede natin magamit. Halimbawa ay para ma-identify ninyo yung mga parts ng mga equipment na meron kayo. Pwede pong ganun. So, halimbawa po dito, para maging interested po ang mga bata. Halimbawa po ito, pag clinic ko, pwede po siyang text. Ito lang po yung button na makikita natin. Para teka lang po. Yun. So ito po siya. So ito yung button para ito yung hotspot. Yan pala, hotspot. Para meron siyang pwedeng ilagay. Ano tatlong pwedeng ilagay po natin? Image, video, and text. Ito po text. Then meron tayong image, video. Yan, pwede tayong mag-play ng video. Yan. So pwedeng hi, insert this is Jeff video. Wong with Expert Village, and today we're going to learn the... Okay, then meron tayong image. Okay, so pwede nyong ilagay dito yung content ninyong gagawin sa inyong LMS. So pwedeng sama-sama na siya dito para siyang interactive infographics, mas maganda siya. Okay, so wag na natin patagalin para tayo ay gumawa ng katulad nito. Balik tayo sa ating course. Tapos magki-create na tayo ngayon. Huwag niyong kalilimutan, dapat naka-turn on lagi ang editing natin before we can access the editing button. So, add po tayo ng activity. Yan. Pag-add ng activity natin, hanapin natin yung ating interactive H5P. Okay? So, add natin yung ating H5P. Then, nandito na tayo. So, may load na tayo ngayon ng H5P. Then sa H5P, hanapin natin itong image hotspot. Okay? I-click lang natin yung details. Then, use. Okay? Habang i-use siya, naglo-load siya. So, eto na siya. Yung image hotspot natin. Okay. So, lagyan natin ng title. Tularan na lang natin yung kanina. Car lights part. Okay? So, ngayon, add tayo ng image, yung background image natin. So, sa inyo po, pwedeng ang gawin po natin, halimbawa, ay di yung mga parts nga po ng picture ng ating mga equipment, o kaya po ay yung kung ano po ang pwede natin ipa-identify dun sa ating mga content. Okay? So, nailagay na po natin. Hayaan na po natin i-at-ease ito. Then, pwede po natin baguhin itong ating button color or itong ating yung nasa gitna po ng button natin. Pwede po siyang plus, minus, times, pwede pong ganun, or question, exclamation. So, hayaan ko na siyang plus. Baguhin ko lang para mas kita yung dilaw. Okay? So, after po nun, okay na siya. So, ito na yung hotspot po natin. Ano? Yan po. Oh. Okay? Pag babalik po kayo dun sa image para makita nyo yung hotspot. Kalimitan nasa gitna po yung hotspot natin agad. Yung default po. So, halimbawa, gusto kong ilagay dito, i-click ko lang siya. Ayun, eto na siya. Then, after po nun, huwag nyo na pong i-click yung cover entire image ano po, para pag inactivate ninyo. So, halimbawa, ilalagay ko dito ay headlight. Okay. Then, sasabihin ko sa kanya, ikaw ay text. So, load lang siya. Hanap lang ako ng aking ilalagay. Okay. So, lagay natin dito. Click natin. Paste lang natin. Ito na siya. Then, meron na akong sa text. Okay. So, add ulit ako ng hotspot. So, habang may idadagdag at idadagdag ka mga hotspot dun sa iyong image, i-add lang po natin yung hotspot. Okay. Add ulit tayo. Then, yan ulit yung ating icon button para dun sa hotspot natin. So, halimbawa, dito ko naman siya ilalagay. Okay? Then, header ko din siya. Halimbawa, siya ay taillight. Okay? Yan.
Then, gagawin ko namang content sa kanya, eh, gagawin ko siyang video. Okay? So, video. May lalabas tayo dito. Ito. Title ng video. Imagine, taillights. Tapos, add ako ng source. So, sa YouTube, kuha muna ako sa YouTube. Pick ako ng video sa YouTube. Okay? Ayan. Kuha lang ako ng video. Then, pag nakakuha na ako ng video, balik ako sa image ko. Click ko lang. Then, lalagay ko lang dito yung ating URL o shared file. Okay? Click natin. Then, insert tayo. So, naki-insert na siya. Ito, hahayaan na natin siya na default para mas hindi malaki yung naglo-load sa atin. Then, add ulit tayo ng isang hotspot. Yun naman sa image ang ilalagay natin. So, halimbawa, lagay natin dito. Okay? Ito na siya. Then, add ako ng image. Sabihin ko sa kanya, ikaw ay fog light. Okay? So, oops. Gawin kong as an image. Okay? So, click ko lang yung image. Then, add ako ng image. I-upload ko yung image. So, may pop-up sa akin na another window dito. So, hahanapin ko lang yung gusto kong ilagay na image. Okay? Asan ka na? Okay? Lagay ko lang siya. Mag-load na. So, depende ulit sa bilis ng inyong internet. Kung mabilis ang internet ninyo, mas mabilis kayong makakapag-download. Dito, mas magiging interesado yung mga student natin kasi interactive siya. So, hindi na lang siya binabasa sa napuro text na minsan naboboard, no? Nakaboring sa mga millennials. Okay? So, eto, nakalagay na. Now, gagawin ko naman ngayon is okay na siya. Okay na kung okay na at tapos na yung nilalagay mo, then ang gagawin natin, ibababa na natin, then save and return to course na tayo. Okay? Yun, eto na tayo. Ito yung ginawa natin ngayon. Okay, click lang natin. Then check natin, yun, eto na siya. So click yung heading natin, dapat text, eto na siya. Yung text, next. Click ko tong pag-light natin. Eto yung image. O ayan, nag-load na yung image ko. Okay, then click ko tong taillight, dapat video. Okay, so ito na yung video. Okay, click ko lang. And nagpe-play na yung video. Hi, this is Jeff Wong with Expert Village and today we're going to learn the basics of maintaining your vehicle. So, ganun po paggawa ng isang image hotspot. Ano, makatulong ito paggawa nyo ng LMS para mas mapaganda at mas maging interactive yung ating gagawing e-learning. Thank you.